Okay na? So tuloy na natin ang ating discussion sa gross income. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa interest. Konsepto muna tayo. Interest is actually a civil fruit. Kasi nagpahiram, nagpautang, or nag-invest ka ng pera, therefore ito'y namunga. Again, pinagtrabaho mo kasi yung pera mo. At dahil doon, sa trabaho ng pera mo, kumita yun. Ang tawag doon, interest. Naniniwala akong meron na kayong idea sa binabanggit natin kung ano man yung interest. So therefore, dumiretso na kaagad tayo sa kanyang taxation. Okay? Common thinking ng mga nag-aaral ng taxation, porket nauunang itinuturo yung passive income, porket kapag ka nagbabasa ka ng taxation na book, lagi mong iniisip, okay, laging nababanggit, ang interest ay subject sa final tax. Lagi nilang nakikita na ang interest daw, ang tax niya, final tax lang. Hindi po. Actually, ang general rule pa nga sa kanya, it is included in the computation of gross income. Alam na din naman natin that when we say gross income, those are income subject to regular tax. Meaning, kung ikaw ay individual, ang tax mo ay either gagamitan ng tax table, section 24A, or 8% yung flat rate. Depende na nga kung allowed kang mamili. Or kung sakali naman ikaw ay corporation, therefore, subject ka doon sa 20% regular tax rate kung maliit ka lang, or 25%. Again, ano po ang binabanggit natin? Tanggalin natin sa ating kaisipan na pag nakabasa tayo ng interest, ang tax niya ay final tax. Hindi po. Okay? General rule pa nga na kasama siya sa gross income, therefore, regular tax siya. O, liwanagin natin yung general rule. Kung sakaling yung interest mo ay nag-arise because of indebtedness, meaning nagpautang ka kasi. Okay? Kasi halimbawa, nagne-negosyo ka. Okay? Arising from business. Okay? Let's say, meron kang customer nangutang sa'yo. Hindi makabayad ka agad, so pinayagan mo naman, sabi utang. Pero yung time period na hindi siya nagbabayad, lalagyan nyo ng interest, yan yung inyong usapan. So therefore, that is our interest arising from indebtedness business related na basically legal. Anong tax nun kung sakaling ikaw na nga yung nagpautang, therefore nagkaroon ka ng interest? Ang sagot, regular tax. Therefore, isasama mo sa pag-file ng income tax return mo kasama doon sa total ng iyong gross income. Okay, that is the general rule. Huwag po natin iisipin lahat ng interest subject sa final tax. Paulit-ulit lang po tayo. Ano? Okay? Another one, kung sakaling yung interest mo is also arising from non-business, okay? Still, taxable pa din yon. Halimbawa, ako, wala naman akong negosyo, meron akong kumpare, pinautang ko, okay? Pero nalagyan namin ng interest nung magbabayad na siya, okay? Therefore, income ko yun, that is the civil fruit of that money na nagtrabaho, taxable siya, regular tax. Yung Bombay, nagpa-5-6, di ba? So, kumita yung Bombay, may interest, okay? Anong tax doon? Ang sagot, regular tax pa rin. Kasi nga, arising from indebtedness. Sa madaling salita, actually, kung hindi mo malaman kung ano yung interest na yun, okay, basta nagkaroon po ng pagkita yung pera mo, okay, the general rule is, subject siya doon sa regular tax. Not the other way around. Moreover, kahit nga illegal pa yung interest na yan, provided merong kinita na interest na nga, it's still subject pa rin siya sa regular tax. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung, sir, paano ipa-file illegal? Ang pinag-uusapan natin dito, provided merong illegal na interest, is still subject yan sa tax. Kung ipa-file na lang or hindi, okay? Yun yung kasunod na tanong na hindi na yung kasali sa pinag-uusapan natin dito. Ano example ng illegal na interest? Nagbebenta ka ng shabu, okay? Binentahan mo, pinautang mo yung ano, yung adik. No? Sabi mo, o yan yung shabu, tapos may interest yan pagka hindi mo nabayaran kaagad. Eh, hindi naman niya nabayaran kaagad. Therefore, nagka-interest pa yun. So yung binayaran yung shabu, may interest pa. Eh, alam niyo naman, that a poison fruit, di ba? Eh, pag illegal yung pinanggalingan, lahat ng magiging anak illegal din. So illegal yung shabu, so therefore, yung interest coming from shabu transaction is also illegal. That's why, illegal interest ang tawag doon. Will that be taxable? The answer is yes. Kasi nga na binabanggit ng tax code, okay? Legal or illegal, all of them are subject to, okay? Regular tax, that is the interest. Eh ano ngayon yung mga interest na subject sa final tax? Yung tipong pagbigay pa lang sa'yo, automatically,
na withheld na yung tax, ang nakuha mo neto na. Okay? Dahil neto mo na siyang nakuha, withheld na siya at source, therefore, hindi ka na magbabayad ng tax pa. I mean, nabawasan na kasi eh, that tax is already final. Okay? Nung makuha mo, automatically deducted na yung tax. Okay? Ito yung mga interest na kasali dun sa discussion pertaining to passive income. Even if it may seems that this interest is also passive income, is still, ang sinabi lang ng batas na subject sa final tax ay itong mga to. Again and again, kahit titingnan mo, mukha din namang passive income kapag ka nagpa-utang ka dun sa customer mo, di ba? Tapos kumita, passive income, wala na akong ginawa. Okay? Still, hindi naman siya kasama dun sa binabanggit ng tax rule, ng tax law, na ito lang daw yung mga subject sa final tax, hindi kasali na nga yung iba. Okay, banggitin na po natin, kung sakaling yung interest is arising from bank deposits and yields, meaning nag-deposito ka sa bangko, okay? So kumikita yung deposito mo sa bangko, or yields, so ayan. Therefore, they will be subject to final tax. Same goes through kung sakaling deposit substitute ang pinaglagyan mo ng iyong pera, so parang investment sila. Ano naman tong deposit substitute? Hindi man siya directly sa bangko, okay, na I mean yung regular na savings deposit mo, current deposit mo, okay, time deposit mo, hindi man siya yun, it seems like parang deposit pa din kasi nga deposit substitute. Anong mga example niyan? Kung sakaling yung mga financial institution nag-issue ng bonds, di ba? So sana familiar pa kayo sa binabanggit natin ng bonds transaction. So ikaw namili ka ng bonds. So therefore, parang nag-invest ka sa kanila, hindi ka nag-deposito. Okay, still, ang interpretation po ng tax rulings doon, yung interest na ibibigay coming from the bonds investment is considered as deposit substitute. So same goes through. Let's say kunwari yung Bangko Sentral, nagkaroon ng treasury bills, nag-issue sila ng T-bills, o namili ka kasi sabi mo safe investment to. Diba? So therefore, tunikita ka ng interest dahil doon. No? Kaya doon sa iyong sa iyong T-bills, treasury bills. Hindi siya considered as deposit sa bank, but rather mukha siyang investment. Okay, kasi kung may treasury bills, still then, okay, that will be considered as deposit substitute. Therefore, yung income mo doon will be subjected to final tax. Same goes to yung trust fund, yung mutual fund. Lahat ng yan, dahil sila investment ang dating, hindi katulad nitong isa, arising from indebtedness. Therefore, kung sakaling investment ang datingan, they will be subject to final tax na nga. Okay? By the way, hindi lang po yung mga yan, but rather, yung mukhang mga katulad, yung similar arrangement patungkol dito, also they will be subjected to final tax. Ngayon, ano ang tax rate ng mga yan? Ang titingnan natin kasunod, sino ba yung kumita? Okay? Will that be a resident citizen or corporation whatsoever? Kasi depende pa kung sino yung kumita ang magiging tax rate para sa kanya. What I'm trying to say is this. By the way, summary lang po ito nung napag-usapan na passive income sa individuals and corporations. Parang sa ngayon, binibigyan natin ng highlights yung lahat patungkol sa interest. Okay? I mean, kung sakaling ikaw ay resident citizen, non-resident citizen, resident alien, non-resident alien engaged in trade or business, you will be subject to 12-20%, okay? Passive income, yung final tax po. Kung naalala yung technique natin, yung is your relative playing with dot and strike. Diba sabi natin, yung mga nasa taas talaga naman 20%, no? Yung mga yun, okay? Actually, ang napahiwalay lamang na klase ng individual ay yung non-resident alien not engaged in trade or business. Kasi kung naalala nyo, they are subject to 25% final withholding tax sa kanilang active or passive income. So, meaning kahit anong kanilang interest pa yan, isa na lang ang rate sa kanila, 25%. Okay? Kasi yan nakahiwalay. Pero itong apat, okay, 20% yung tax rate nila. Pagdating naman sa corporation, kung sakaling domestic corporation or resident foreign corporation, they are also subjected to 20%, okay, final tax rate. Diba? Ang naipalang ulit ay yung non-resident foreign corporation. Kasi nga, okay, hindi kasi makakapag-file dito kahit active income or passive income, still ang tax nila, final tax, 25%. So hindi na po binago. Okay, again and again, kung sakaling itong dalawa, the general rule is 25% sila, final withholding tax sa kahit anong klase ng income nila. Itong mga to, okay, 20%. Okay, tandaan na lang natin, basta interest, the general rate is 20%. Okay, now let's move on. Doon naman tayo sa may holding period. Ano ba muna ito? Kasi holding period meaning yung hinawakan mo ng medyo may panahon. Okay? Kung gaano katagal hinawakan. O liwanagin pa natin.
interest income from long-term deposits or investments in the forms of savings, common or individual trust fund, deposit substitutes, investment management accounts, and other investments evidenced by certificates in such form prescribed by Banco Central ng Pilipinas with 5-year term or longer. So, binabanggit natin dito, para din siyang itong mga to. Okay? Yung mga investments na nga, na ang pagkakahawak mo ay long term. In a sense that, 5 years yung kanyang term. Okay? Kung sakaling ganun, mai-exempt sa tax yung iyong interest na kikitain sa mga yan, doon sa mga nabanggit. Bakit? Eh kasi mahaba yung panahon na hinawakan mo yung, I mean, matagal na panahon kang nag-invest. Meaning, yung pera kasi, pag titignan mo doon sa economy, okay? Dahil hindi mo siya ginagamit, nilagay mo sa bangko, therefore, pwedeng makontrol ng gobyerno, ng monetary system ng isang bansa, yung pera. Eh dahil ini-encourage sila na mag-deposito ka, na mag-invest ka, binibigyan nila ng incentives, gumawa po ng batas, na kung sakaling matagal mong hindi gagalawin yung pera mo, it can be exempted. So, again, okay? Kung sakaling long-term yung deposit, matagal yung holding period mo, 5 years or more, it will be exempted. Okay? Kaya nga kung mapapansin nyo, pagka may nag-aalok sa inyo ng insurance, let's say mga BUL, yung mga investment something, sila ito. Okay? Pag tinignan mo yung table, lumalabas yung 5% na yung 5 years na investment mo, nawawalan na siya ng tax, di ba? Sinasabi lang exempt na yung tax mo dun sa interest, dun sa yields mo, okay? Kasi nga yun yung nandun sa batas. Ayan, yun po yung dahilan ano. So again, kung 5 years or more, it will be exempted that the interest tax rate. Okay? Kung ikaw ay resident citizen, non-resident citizen, resident alien, non-resident alien engaged in trade or business. Sa madali salita, itong mga to. Okay? Therefore pala, bago tayo tumuloy, hindi exempted sa tax yung non-resident alien not engaged in trade or business. Kasi nga yung tax rate generally, 20% hindi naman siya kasama dun. So therefore, wala, hindi. Kahit 5 years or more ang kanyang investment, let's say sa Pilipinas, kung mayroon man, o, di ba? So, it will still be subjected to 25% final withholding tax. Kasi nga, wala siya. Hindi siya kasali sa holding period na nga. Okay? Pero kung sakaling nagkaroon tinatawag na pre-termination, anong ibig sabihin nun? Kung sakaling naisip nung investor, nung individual, parang gusto ko nang kunin yung pera ko. Hindi pa nakakalampas ng 5 years, terminate na niya. Kasi yung original na usapan, 5 years or more, di ba? Pero in between, let's say 3 years, na kailangan bigla, terminate niya yung kanyang investment. Okay? So what will happen? Magkakaroon ba ng tax? The answer is yes. Okay, what will be the tax rate? The answer, it depends on when that investor, that individual, terminated his or her investments. What I'm trying to say is, kung sakaling less than 3 years pa lang, tinanggal niya na yung investment niya. Therefore, gagamitin ulit natin yung tax rate na 20%. So, walang mababago, di ba? Pero kung terminate niya sa pagitan ng 3 to 4 years, again, 3 years to less than 4 years, the tax rate would be 12%. Kung sakali namang pre-terminate niya doon sa 4 years up to less than 5 years, the tax rate would be 5%. So nabanggit na rin po natin ito sa discussion patungkol sa passive income on individuals. Parang binabalik lang dito. At kung naalala nyo, ang technique nga natin dyan, okay? Exempted yung 5 years. Therefore, yung 4 to 5, dahil may 5 dito, 5% yan. Okay? Kung gusto mong maalala itong 12, isipin mo na lang, okay? 3 plus 4 is 7. 7, yung 3 to 4, plus 5, eh magiging 12% yun, di ba? Ito namang 20%, general rule nga kasi yan. Yan yung rate talaga na ginagamit. Okay? So, ayun natin, yan po yung ating tax rates kapag individual kung sakaling long-term deposits at pumasok siya dito. Dapat nga pala prescribed by the BSP. Kasi nga investment yung kanyang categories. Okay? Let's move on. Kung sakaling ikaw naman ay corporation, okay? Kasi may pwede rin naman yung isang kumpanya nag-invest, let's say, sa deposits, di ba? Sa mga to. O, 5 years, 7 years. Magkakaroon ba sila ng different tax rates? O, mai-exempt ba sila? The answer is no. Hindi sila binigyan ng ganung klase ng exemption.
Okay? Ang corporation, walang holding period. So therefore, para din siyang non-resident alien, not engaged in trade or business. Okay? Wala silang holding period, wala silang ganito. Subject pa rin siya dun sa 20% tax rate. Ulit. Okay? Kung corporation, wala siyang different tax rate. Kung sakaling ikaw ay resident foreign, okay? Corporation or domestic corporation is still subject ka sa 20% kahit matagal yung panahon ng investment mo sa interest mo. O sakali na magiging non-resident foreign corporation dahil wala rin yung holding period, kahit ang matagal lang investment mo, still subject ka sa 25%. Ang sinasabi ko lang, itong mga to lang ang mayroong holding period, yun lang individual. Ang corporation ay wala. Okay? Para maalala nyo, ganito yung technique dyan. Okay? So, ang individual, kung lalagyan natin ang graphical presentation, yan. Di ba? Tao, di ba? Ang corporation, ganyan. Di ba? Kumpanya nga eh. Okay? Holding period. Ano ba ang ginagamit sa pag-hold? Di ba kamay? So, therefore, o kamay ang ginagamit. Ang corporation ba may kamay? Di ba wala? So, therefore, ang corporation walang holding period. Hindi applicable sa kanila yan. Ang tax rate lang nila, 20% and 25%. Or 25% kahit yun ay longer pa. Hindi katulad nitong individual, dahil meron siyang kamay, okay? Meron siyang holding period. Except, syempre, non-resident alien, not engaged in trade or business. Sana po maalala, itong simpleng palanda natin dito sa holding period pertaining to interest sa discussion, okay? Last point, okay? Paano naman kung sakaling yung deposito mo is under ng FCDUs, foreign currency deposit systems, di ba? Expanded FCDUs, units, okay? I mean, offshore banking units, whatsoever, okay? Ang punto, yung summary niyan, yung mga deposito mo, yung mga investments mo, ay nasa foreign currency. Hindi siya peso. O, forex transaction po ito. Okay? Kung sakaling kumita yun ng interest, may tax din ba? The answer is yes. Parehas ba siya ng tax rate nitong mga, nung normal lang? So, hindi po. So, ibig sabihin, ang tax sa deposits, yung interest sa deposits, at yung ano-ano pa, ay nakadepende pa ano yung currency na ginamit dun sa pag-i-invest mo, dun sa pag-i-deposit mo. Kung sakaling peso, therefore dito tayo. Kung sakaling namang foreign currency denomination, therefore dito tayo. Okay? Anong rule dyan? Kung sakaling non-resident, they will be exempted. Kasi di ba, pag non-resident ka, hindi ka naman nakatera sa Pilipinas eh. So therefore, anong ginagamit mong currency? Peso ba? Di ba hindi? O foreign currency ang gagamitin mo? Non-resident ka, foreign currency ang ginagamit mo, exempted na raw. Yan yung sinabi ng batas. Okay, kung sakali namang resident ka, anong ginagamit mong currency? Peso. Ngayon, meron kang investment na foreign currency. Okay? So therefore, it can be subject to tax. Okay? Ang ibig sabihin, nandito yung summary natin. Kung sakaling resident citizen, dahil yun ay resident alien, o resident pa din naman, kahit alien, nakatira pa naman sa Pilipinas, di ba? Foreigner nga lang, okay? Ang subject, ang tax nila, 15% kung individual. Kahit pagdating sa corporation, domestic corporation, nasan sila? Di ba nasa Pilipinas? Resident foreign corporation pero nasa Pilipinas pa din. So therefore, lahat ng resident under expanded foreign currency deposit units, okay, or system, whatever, ang tax rate dyan, 15%. Okay? At kung sakali na nga, ito yung binabanggit po natin, non-resident citizen, no? Wala sila sa Pilipinas. So, therefore, ibang currency na nga yung ginagamit nila. No? Therefore, except na yan. Kung non-resident alien, no? Foreigner, wala sa Pilipinas, whether that is engaged in trade or business or not engaged in trade or business, is still non-resident pa rin ang pinag-uusapan dyan. They will be exempted, no? Okay, sa final tax. Di ba? Wala, kahit anong tax, wala silang tax dyan. Di ba? Okay? Moreover, kung corporation naman, non-resident o foreign corporation, still, they will be exempted. Kasi nga, foreigner yung corporation. Ang currency niya, foreign currency. Nagkaroon siya ng deposit, foreign currency din. Dahil parehas foreign currency, it will be exempted. That is the rule. Okay? So yun po yung natandaan natin, depende pa kung ano yung currency na ginamit sa pagdideposit ng mo. Okay, kung resident, taxable 15%. Kung sakaling non-resident, it will be exempted. The next question is, why 15%? Nabanggit na rin po natin ito sa mga dating discussion. Okay? Para mas maalala,
Kailangan natin balikan yung rulings before the train law. Ang tax rate before the train law is 7.5% patungkol dyan. Pero sa ngayon, nadoble, ginawa nilang 15%. Wala pong ano, masyadong silbi itong sinasabi natin, technique lang po siya. Ang palanta natin dyan, dahil nga Pilipinas, okay, ang transaction ay foreign currency. Bago ka makapunta sa ibang bansa, normally anong sasakyan mo? Eroplano. Okay? Sasakay ka sa eroplano wherein nasa langit. Ay ang number ng langit, ang subtulan is 7. Kasi 7 days ginawa nga ang, ano, ang mundo. Okay, so yung pinakamataas. Pinakamataas na numero 7. Kaya therefore the tax rate is 7. Nilagyan lang ng 1/2. Siguro nalipad kasi. Basta may 1/2 yan. Okay, so 7.5%. Ngayon, nung ma-introduce yung train law, hindi na po sinasakyan yung eroplano, ano na? Train na. So therefore, yung pagbabiyahe mo, mas tumagal, nadoble. No? Therefore, yung 7.5% naging 15% yung tax rate ng mga yan. Again and again, wala pong masyadong silbi yung pinabanggit ko. Ano? Wala pong legal basis yun. Parantalan natin yun para maalala yung mga tax rate. Okay? Sa pagkakataong ito, naniniwala ako, nabanggit na naman po natin yung parang ano, halos lahat ng discussion patungkol sa interest. Sana meron kayong naunawaan, okay? Na siya ay isinasama naman talaga sa gross income, the general rule. Na binabanggit ko nga kanina, nagkakataon lang, mas mahaba ang discussion patungkol sa final tax. Kaya nga, ang laging naiisip ng mga nag-aaral, akala nila ang interest talaga subject sa final tax. Pero actually, hindi naman talaga gross income pa din ang general rule. Lalong-lalo na kung arising from indebtedness yan. Kung Bombay ka at ipapautang ka, nagpapa-5-6 ka, anong tax mo? Malamang dito kasi wala naman siya dito. Hindi naman siya napag-usapan na investment but rather pautang. Okay, so pinuulit ko po yung mga discussion. O, sana po meron kayo natutunan ano. Kaya kung ganun man ang nangyari, pwede nyo i-like itong ating video discussion. Pero ang gusto mo pang may mas matutunan patungkol sa gross incomes, nandito pa yung iba namin mga discussions, maaaring nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.